Si Jesucristo ay nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manami makapangyarihan ni pagkaloob mong ang Espiritu Santong sumasamin, ang siya nawa magpaging dapat na kami gawing tahanan ng kapangyarihan sa aming piling. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, mula sa Milito, si Pablo'y nagpasuko sa Epeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila, ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo nang anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalo ko, ipinahayag sa akin ang Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin do'y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawa'y binigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito, sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo sapagkat ipinahayag ko sa lahat ang nilalayan ng
ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos, ang Panginoon, Panginoon nating lahat, sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Taan ng mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwi na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang isa tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, pinagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Pinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon'y alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga
ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ko sa pamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa TV Maria, Facebook Live, sa atin Twitter at sa YouTube. Gayun din sa lahat ng ating kababayan na nasa ibang bansa, mga kababayan natin nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila'y ating isinasama sa panalangin natin dito sa Simbahan ng Quiapo. Madalas nakikita niyo ako nagmimisa kasama si Father Itoy. Ngayon, may kasama po tayo at bisita si Father Oli Mendoza na parish priest ng Immaculada Concepcion ng Buang, Batangas. Palakpakan natin si Father Oli po. Welcome, Father Oli, sa ating Quiapo Church sa dambana ng itim na Pong Jesus Nazareno. Narinig natin ang Ebanghelyo kung saan si Jesus ay nanalangin. He prayed for His disciples and He prayed also for the unity of the disciples. Pinagdasal niya ang mga tagasunod niya at ipinagdasal niya ang pagkakaisa rin ng mga sumusunod sa Kanya. Tulad ng Ama at si Jesus ay isa dahil si Jesus ay galing sa Ama. Kaya iniiwan niya tayo at ipinagdarasal pa rin niya tayo. Alam niyo, sabi ng marami, the eyes is the soul or the window of our souls. Ang mata raw ay bintana ng ating kaluluwa. Kaya kung minsan sa mata pa lang nakikilala natin o nalalaman natin ang nangyayari sa isang tao. Kapag ang isang tao mabigat ang problema at laging may inaalala sa buhay, madalas yan nakatingin sa lupa, nakababa. Kaya minsan pag nakita mo yung kasama mo, yung mahal mo sa buhay, na lagi nakatingin sa baba, kinakausap mo nakatingin sa baba, ano sabi mo? Ano ba problema mo? Pag isang tao naman, nakatingin lagi sa malayo, ngumingiti, ngumingisi, minsan nakatingin lang at parang tulala, nangangarap ang sabi natin. Si Jesus, sa maraming pagkakataon, pag nagdarasal, tumitingin sa langit. Tumitingala siya. Tulad ng Ebanghelyo natin ngayon, tumitingala. Tumitingin siya sa langit kung saan nakikipag-usap siya sa ating Ama. Kaya kung tatanungin tayo, saan ka ba madalas tumitingin? Sino ba ang lagi mong tinitignan? Pag sinabing tumitingin, kuminsan umaasa. Saan ka ba umaasa? Saan ka tumitingin? Alam niyo, mayroong isang lumang kwento, French story. It's about a shoemaker, isang manggagawa, isang sapatero, na kung saan araw-araw kumakanta at lagi siyang masaya. Katabi ng bahay niya ay isang malaking mansyon na meron namang isang lalaki na napakayaman, na walang ginawa araw-araw kundi magbilang ng kanyang salaping ginto. Lagi siyang nagbibilang. At yung sapatero naman, habang gumagawa ng sapatos, kanta ng kanta. Naririnig ngayon ng mayaman na nagbibilang ng ginto yung pagkanta ng sapatero. Kaya sabi ng mayaman, nakakairita na to. Pinuntahan at sinabing, tumigil ka nga ng kakakanta, nakakairita ka na.
Sinabihan niya yung sapatero, pero yung sapatero tuloy pa rin sa pagkanta habang gumagawa ng sapatos. Binalikan ng mayaman. At anong sabi? Didimanda kita. Nakakabulahaw ka. Pag hindi ka tumigil ng kakakanta, ididimanda kita. Pumasok na ang mayaman. Yung sapatero parang walang narinig. Tuloy pa rin ang kanta. Kanta pa rin siya ng kanta. Habang gumagawa ng sapatos. Sabi ng mayaman, para tumigil to, bibigyan ko to ng pera. Bibigyan ko rin siya ng ilang ginto. Bumilang siya ng ilang pirasong ginto na pera. Bumaba, binigay dun sa sapatero. Yung sapatero, tuwan-tuwa dahil ang dami niyang gintong salapi. Ano ginawa ng sapatero? Tinabi niya. Noon tinabi niya, lagi naman siya nag-aagam-agam. Kaya habang sumagawa ng sapatos, ang nasa isip niya, baka nakawin yung pera niya. Kaya maya't maya, tingin siya ng tingin dahil barong-barong lang yung damit niya, yung bahay niya, baka nakawin yung kanyang salaping ginto. Kaya ang ginawa niya, maya't maya, tingin siya ng tingin sa kanyang salaping ginto. Sa gabi matutulog, tingin ng tingin, bangon ng bangon, baka nabuksan ang pintuan niya o nakapasok sa bintana at nanakaw na yung salaping ginto niya, kaya bilang din siya ng bilang, baka nagkulang na. Habang tumatagal, lumalalim yung mata ng sapatero. Habang tumatagal, nagiging malungkot yung sapatero. Habang tumatagal, na lagi siyang gumigising, lagi siyang nagbibilang ng salaping ginto niya, baka manakaw, lagi siya nag-aalala, nakatingin siya lagi sa kanyang salaping ginto, naisip-isip niya, napakalungkot naman ang buhay ko. Nung wala akong salaping ginto, kumakanta ako. Nung wala akong salaping ginto, iniisip ko yung gagawin kong sapatos. Ngayon, meron nga akong pera. Umunlad nga ako ng konti. Nagkaroon ako ng ginto. Hindi naman ako makatulog. Lagi ako nag-aalala. Ah, ayoko na ng salaping ginto. Gusto ko muling kumanta. Gusto ko ulit sumaya. Kinuha niya yung salaping ginto. Binalik niya sa mayaman at sabi ng mayaman, ano nangyari? I want to be happy. Gusto ko muling sumaya. Gusto ko muling umawit. Gusto ko nang wala akong inaalala. Gusto ko wala akong pangamba. Kaya binabalik ko sa iyo ang salaping ginto. Aawit muli ako. Gagawa ko ng sapatos na masaya ko. Ayoko na ng salaping ginto. Binalik. Bumalik ang sapatero. Kumanta. Umawit. Naging masaya. Maraming tao, saan nakatingin? Saan tayo tumitingin? Madalas tumitingin tayo, magandang bahay. Swerte sila, ang ganda ng bahay nila. Saan tayo tumitingin? Ah, ang ganda ng sasakyan niya. Swerte siya. Saan tayo tumitingin? Ah, libreta di bangko. Ang daming laman. Saan ka tumitingin? Masaya ka ba sa tinitingnan mo? Si Jesus umuwi sa Ama. Masaya. Nakatingin siya sa Ama. Saan ka tumitingin? Gusto mo bang bumalik ang ligaya sa buhay mo? Gusto mo bang maging masaya? Tumingin ka kay Jesus Nazareno. Yan ang nagbabalik sa atin ang saya. Huwag kang titingin sa tao. Walang magagawa sa iyo ang tao. Huwag kang titingin sa kayamanan. Wala itong may daragdag sa iyo. Huwag kang titingin sa libreta mo. Hindi ito magpapaligaya sa iyo. Saan ka titingin? Marami sa atin dito mahirap na pumapasok sa Quiapo. Marami tayong mahirap na naririto. Bakit ka masaya? Bakit kontento ka? Bakit kahit may sakit ka at nahihirapan ka, ngumingiti ka? Bakit kahit kapos ka sa buhay, nakapagbibigay ka? Sapagkat nakatingin ka sa tunay na kaligayahan natin. Sino? Ang poong Jesus Nazareno. Yan ang tinitingnan natin.
nananalangin tayo. Humingi tayo lagi ng pagbabasbas sa Kanya. Tandaan niyo, ang pagbabasbas ay panalangin. Kahit nga si Moises, nanalangin siya ng pagbabasbas bago siya umalis, bago siya mamatay. At totoo yun, sabi ni Moses, habang nagbabasbas siya sa bayan ng Israel, Panginoon, basbasan mo ang bayan mo ng minamahal mo. Kahit na hindi sila naging masaya sa akin, sapagkat lagi ko silang tinutuwid, lagi kong tinatama ang mali nila. Pero anong dasal ni Moises? Pagpalain mo pa rin sila dahil sila'y mahal mong bayan. At ganun din si Jesus sa atin, patuloy tayong pinagpapala at inilalapit sa Ama kahit na nagkukulang tayo ng madalas sa Diyos. Kaya ngayong umaga, tumitingin tayo sa Kanya. Tumitingin tayo kay Jesus Nazareno at binibigay niya ang pagbabasbas. Ano ang kaligayahan mo? Sino ang kaligayahan mo? Ano nagpapaligaya sa iyo? Si Jesus Nazareno. Tingin lang dyan. Tingin ka lang sa Kanya lagi. Mabigat? Tingin. Magaang? Tingin. May pangarap? Tingin. Dyan tayo titingin lagi. At hingin natin lagi ang Kanyang pagbabasbas. Ano sabi ni Moises? Mahal mo ang bayan mo. Kahit lagi ko silang tinutuwid, pagpalain mo sila. Ganon din si Jesus, Panginoon, mahal ko ang mga minamahal mo. Iiwan ko na sila. Aakyat na ako sa iyo. Kaya nagdadasal si Jesus sa ebanghelyo natin. Ang tawag sa dasal na yun ay priestly prayer of Jesus. Dasal ni Jesus para sa atin. Pagbabasbas niya sa atin. Di ba? Pag matapos ang misa, naririnig niyo yung dasal natin. Pagbabasbas. Di ba? Tinataas natin yung kamay natin. Ano hiningi natin? Pagpapala. Saan tayo tumitingin habang nagbabasbas? Yung iba sa atin nakayuko kasi may problema. Yung iba sa atin umaasa kaya tumitingin dun. Sana pag nagbabasbas, doon kayo tumingin sa Kanya. Siya ay nagpapala. Saan ka tumitingin? Tumingin ka lagi kay Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinulaan ni Kristo na ating Panginoon ang kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang nagdurusang lingkod, inapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Awa. Itutugon po, Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, magniningnawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga bansa naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo, manalangin tayo. Ama, magniningawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo, manalangin tayo. Ama, magniningawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, magniningawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito,
Naway makatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, nilawalhati mo ang iyong anak at luluwalhatiin kami sa kaniya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang ang ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ama among tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan,
Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay, arangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niya na si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno nawa ay laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos na nagpapala, ang poong Yesus Nazareno. Mapalad tayo ngayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry organization at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahen ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023, Sabado, sa ganap na ika-4:30 ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay ganap na ika-5 ng hapon. Mananatili po ang imahen hanggang June 3, 2023, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluan naming banal na pakikinabang, ang amin awang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. So, dalawa po kami ni Father at tatlo, Father. Magbibendisyon tayo sa tao. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayo sa biyaya at pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.